Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay April 18, 2023. So Tuesday and second day of trading natin. Medyo tamlay pa rin si PSE market natin. Wala tayong masyado makita na magandang galaw ng mga stocks maliban dito sa mga nagtitrending. So nag-loss tayo, negative 0.63%. And then laglag ulit ng konti yung ating index, 6,464.72. Tapos, ayan, net foreign selling tayo ng 142.88 million. So, parang ang tamlay ng PSE market. Samantalang tinitignan ko yung galawan sa US market, yung kanilang pinaka-main index, medyo maganda, di ba? So, anyway, tingnan na lang natin for the coming few days. Tapos, parang meron ako nabasa kanina, April 21 ba, tama ba? Parang long weekends na naman tayo. So, parang sa Ramadan Day ba yun? Holiday. So, medyo shorten na naman yung trading days natin. So kaya ba ganyan, medyo matamlay ulit yung ating mga investors dito sa ating market. Okay? So meron pa rin naman na pumipitik na medyo malalakas. Halimbawa itong si SSI natin, umabot siya kasi ng more than 1,000 pala. 1,178 yung kanyang earnings. So sa annual income. So mukhang tumiba ng todo itong si SSI sa kanyang funda. So kaya po pumipitik siya sa ngayon. Sinaw, so meron siyang continuation ng kanyang galawan. So nag-up siya ng 1.27%. So yung mga frequency na naman daw yung pinag-uusapan sa kanya. Tapos si FCG, malay mo, yun yung pinaka-bottom niya. Nag-up siya ng 2.51% for today. Tapos si Converge, alam ko pangatlong araw na green candle na siya pero malilit lang. So nag-gain siya 1.28%. So mali mo, yan yung kanyang pinaka-bottom. APX natin nag-pullback ng konti, negative 2.53%. Tapos si BSC, parang sinasabi nila, okay din yung earnings na ito. Hindi ko nakita. Mamaya marami tayong earnings na nakita sa Twitter natin. So, pasadaan natin yan. Nag-up siya ng 1.92% for the day naman. Ayan. So, yan po yung mga trending stocks natin. Tapos, yung ating disclaimer. As usual, guys, kung medyo bago ka lang dito sa ating trading channel, pakibasa po ng maigi. So, yung ating review is for educational purposes lang po ito. So, huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell or hold the mga stocks kasi meron nga pong risk na involved sa ating market. So due diligence lang po dun sa mga stocks na gusto mong bilhin naman. Okay? And then follow mo na lang ako dito sa ating mga social media, dito sa ating YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa trending stocks review or kung gusto mo ng guide sa PSE market o sumali sa trading community po natin. So yan, pwede ka mag-join dito sa ating community. Kung nakasubscribe ka, salamat po sa kahit na very bad yung markets natin from the past few months. Pag-subaybay dito sa channel natin. Company reviews, profit or loss, mga sample trades, basic indicators na ginagamit natin. Tapos yung ating mga risk management. And then follow mo din ako dito sa ating mga Palawi Trader, Crypto to, so mga Play to Earn Games. So kanina, nag-upload tayo. Meron tayong ni-review. Ito naman si Per Play. Ayan. So pwede mo tignan kung paano mag-play to earn dito sa bagong app na pinag-uusapan natin. Ayan. So meron tayong na-review sa ngayon. Crypto Chupet is yung mga reviews natin sa dito sa mga trading natin dito sa crypto. Ayan, wala tayong masyadong bagong update ngayon. Ha. Tapos yung ating Facebook account, follow mo na lang yung ating mga social media para updated ka dito. Ganun din yung ating pinaka-Facebook page. Ayan, nagpo-post din tayo dyan yung mga vlogs natin. Bodega Picks, yung mga articles natin sa local market, dito sa US market at saka dito sa cryptos, visit mo na lang. Tapos yung money earners, yung mga side hustles po na ginagawa natin sa digital. Okay, so tingnan natin yung mga na-repost natin for today. Karamihan yung manakita ko mga earnings yung mga naglabasan. Ayan, so yung summary, wala pa ako nakita sa Philippine Stock Exchange natin. Pero meron dito sa bandang baba, galing kay My Trade natin. So net foreign selling nga po tayo ng 142 million. So medyo palabas na naman yung investors natin. Pero tingnan natin, kahit medyo shorten tayo kasi mukhang maganda yung galaw ng US market mamaya. So nag-loss tayo negative 0.63% dito sa ating main na index naman. Okay? So PERC, so nag-up siya ngayon 1.92%. Meron siyang net income 863 million. So up siya ng 30%. So maraming mga good earnings dito sa companies natin. Security Bank to cater to MSMEs financing. Tapos si Emirates natin, nag-drop siya ng 2%. Pero more than doubled is
distributable net income to 2.5 billion in 2022, even posting 90% occupancy rate despite headwinds faced by the office industry. Pero alam natin, medyo laglag pa yung ating mga rates as of this time. Costco, so okay din naman yung earnings niya, kaya pala siya nagbabounce na 16.8% year over year. Si Keeper natin posted a new record high, 2.23 billion net income last year. SSI, so up siya ng 11% as annual revenues reported to increase by 1,000%. Revenue pala yun. Nag-up siya ng 1,178.4%. So kaya sipa na sipa si SSI po natin. Holcim, rebrand is flagship blended cemento Excel Eco Planet. BDO core business delivered a broad-based growth. Hindi niya sinabi no, kung magkano. Banking giant reported 16.5 billion earnings. Merrimart, guys, si Merrimart, okay daw yung earnings niya. Nag-up siya ng 846.47%. Ayan, so bantayan natin to. Baka sumipa din si Merrimart natin. Shakey's, okay din yung earnings niya. Ayan o, 700%. Ayan, so tara natin itong mga to sa mga listahan natin kasi baka biglang sumipa. So bantayan na lang natin yung kanila mga price action. CLI reported core net income of 3.17 billion. So plus 32%. Tapos ito yung mga binenta ng mga foreigners natin. Parang marami sa banks ulit. So laglagan kasi yung mga blue chips pa rin natin as of this time. Tapos yung mga gainers, SSI, Ani, Robinson, Metrobank, GGS at saka si Mer. Si Ani bumabalik na naman pala yung kanyang price action. Si LED BDO Unibank, so net income is up pala siya ng 41%. So okay din siya. So pero nakabawi na to sa pre-pandemic si BDO po natin. So okay yung kanyang earnings. GMA7. So eto bumagsak kanina. Pero meron naman siya dividends na 1.1 cash dividend. So halos 8% ba ito? 9%. Pero nag-drop siya kanina. Umabot siya ng halos mga 10% na drop. LTG, share price relatively resilient. Tapos yung mga telcos, but kaya may watch si DA Market Securities natin. APX, so profit level hit, sabi niya. Tapos dito sa To Trade Asia, si higher capex from ATI. Ayan, ito mga earnings. CPG is minus 5% siya. PBB, plus 12%. Axilum, okay na rin siya. Plus 38% yung kanyang earnings. Upson, so plus 33%. And then si Pizza nga is laki, 611%. Tapos si dito natin. Ayan, so kaya siya nag-drop. So lugi siya. Widen its net loss to 11.24 billion. So laki ng loss niya, dito natin. Si Monde is, tama ba? 20 billion o 2 billion si Monde natin. Billionaire Andrew Tan's MREIT doubled profits in 2022. APX currently trading at extreme overbought. Tapos si Converge natin is, ayan, bumabawi siya. A key growth driver. Reduce account headwinds on price war discount by competition. Chelsea Logistics, record net loss of 2.527. Yung mga stocks ni Dennis Oy natin, laglagan. Philippine Banks of Communications, registered net income of 1.63. So up siya ng 3.7%. Tapos si Jollibee, meron siyang dividend na 1 peso. Ayan, may pakonsuelo. Merrimart, ayan. So sabi ko nga, batayin natin to. 846%. Alliance Select Food post a net loss after tax of 3.5 million USD. Tapos may trade, Shakey's, net, okay yung earnings yan, PLDT, including CFO, nag-retire. Tapos si dito is lumaki yung kanyang loss. Double Dragon is up siya, nag-earnings na siya, nag-run siya ng earn 14.56%. Tapos si Costco is okay nga siya, up din siya ng 16.8%. DDMP REITs declares cash dividend. GSIS invests in infra fund. Tapos Keepers Holdings records consolidated net income of 2.23 billion. CBLL natin, interest at 7.6%. So yan ba yung earnings niya. Tapos sa Mercado Barkada, si ASEN natin is mataas din si ASEN. Ayan. Nag-net profit din siya ng 90%. Ayan. So dami sa mga stocks natin. Lumilipad yung kanilang mga earnings pero yung price medyo wala pa.
Okay, tapos sa quick take sa dito, ayan, may article po. Si Philstar natin, CTS has no trading thesis. Ano ba yan? And then DDMPR REIT declares dividendo. SSI, okay, so earnings niya is okay. Yun pa ba? Keeper, held above its recent high of 1.58. Tapos yung mga REITs natin, so yung mga IPO, yung kanila mga performances, Cebu, may piso pair. PLDT, key officials took early retirement. Axilom, up siya na 37%. Tapos ito yung galaw natin sa US, okay naman siya. Kaya tataka ako dito sa Philippine market, diba sabi natin, baka sumabay tayo sa US, pero hindi. Medyo mahina talaga yung ating overall naglawan sa ating PSE market naman. Okay? So yun po yung ating mga nakita. So guys, yung ating Twitter is, or rather Patreon channel is always open. So mga gusto sumali sa trading community natin, so pwede mong tignan kung ano yung mga pinag-usapan natin dito sa ating trading group, ano yung strategy natin, at saka yung mga learnings po natin dito. So pwede kang sumali or mag-support dito sa ating Patreon channel naman. Okay? So refresh ko lang yung ating 2-3 days siya. So, yung index natin talagang sa umaga pa lang, laglag na siya. Tapos, second half, hindi rin siya masyadong nakabawi. So, mapula lahat ng indices natin. So, drop pa rin si property at saka si mining. Medyo binuwian siya sa ngayon. So, makita mo dito, majority ng blue chips, laglag. So, AC, JT Cap, SMPH, yung mga nanguna. Tapos, meron namang nagre-rebound. So, Wilcon, Metrobank, Converge, GGS, at saka si Mer, pero masyado mababa. So net foreign selling tayo 142.8 million, 6464 ulit tayo, tapos ang baba ng traded value 2.85 billion. Kaya nalulugi si Cole, wala masyadong trade sa market po natin. So 48% foreign and then 52% local participation naman. So sa mga winners natin, si Kep, laki ah, 38.97%, MBC, mga penny stocks yan. SSI, so yan nga yung pinaka-winner natin. LBC 8.7, yung mga penny stocks natin, ba, bumawi ng konti si EEI, 4.91, si Pizza, 4% lang, Costco, sino pa ba, Inex, Del M, FCG, Robinson, Bull, BSC, at saka si Green, kaya pala, nag-training sila. So, GMA, nag-drop siya, is 10.39%, pero meron namang yan, meron pong binigay na dividends, ayan. So, antay-antay na lang ulit sa recovery ni GMA 7, PHR, nag-drop pa rin, laking drop ni, parang papunta sa, zero si, PHR natin. So, grabe pala yung drop niya ngayon, laki, 6.56%. Tapos si PPC, drop ng 4.58%, AC 3.66, Apollo, Sun, more than 3%. So marami pa rin yung malalakas yung bagsakan dito sa ating mga individual na stocks naman. Okay? So yung pinaka-summary niya. Tapos tingin tayo dito sa ating pinaka-chart. So mapula ulit yung candle. Pero tingin natin, mali mo, nag-o-console lang si PSE market. Pero not so good kasi nauntog na naman tayo dito sa gusto nga sana natin 6.5. Para lampas tayo dito sa MA20, pero tignan mo yung picture niya, talagang mahinang-mahina yung galawan, tapos may mga holiday pa ulit na sinabi dito sa market, so mag-aalisan ulit ng konti. Ayan, so bearish, napaka-bearish yung condition ng market natin kasi kahit na parang sideways lang yung index, marami ako nakikita na individual stocks na talagang nagda-drop pa rin yung kanyang price action. So, cautious lang muna dito sa market natin. Although merong mga paisa-isa na lumilipad na stocks, mas marami pa rin po kasi yung bumabagsak dito sa ating PSE market. So, laglag ulit. Di, balik tayo dito sa drop down ng chart natin sa kanya. Pero anyway, tingnan natin, mali mo, nagpapahinga lang siya para sa reversal ng price kasi sabi natin, nagkaroon tayo ng double bottom dito sa 6,500 level naman. Kaya lang wala momentum. Ayan. So, very sad yung market natin, matamlay yung ating mga traders. Okay? So, dito sa US market, ganyan sabi ko kanina, medyo humahato ulit. So, Nasdaq 0.67, up siya. Dow Futures 0.41, positive. And then si S&P natin is 0.45 din siya. So maganda yung galawan. So dahil dyan, yung Europe natin is okay din. So mga 0.6-0.7 yung galawan. Pero dito pala sa bandang Asia, medyo matamlay din siya. So meron tayong makikita na mga medyo mapula. Ayan, mix pala tayo dito sa
bandang Asia. Pero wala tayong major news. Wala naman ako nabasa na major news na negative sa markets po natin. Bitcoin, so di ba nag-pullback siya ng 29K kahapon. So ngayon, nagbabounce naman siya and then papunta ulit sa 30K. So eto si Ethereum, so hindi na siya bumaba ulit ng 2,000 to 1 ngayon. Tapos si BNB natin is nag-up ulit siya, 343 USD per BNB naman. Tapos mas marami ako nakikita na berde dito sa ating mga cryptos naman. Okay? So mukhang dito pa rin sa crypto saka international market yung galawan po ng ating stocks. Dito sa local market, medyo mahina-mahina nga po yung ating PSE. At medyo na, minsan nakakatamad na rin po noorin yung galaw niya. Medyo mabagal talaga siya. So anyway, meron pa rin naman mga winners dito sa index natin. Okay? So unahin natin si Now. Nag-doji pala itong si Now. So nag-profit taking siya kasi nag-up na siya ng halos 27% from the past 3 days na nag-reverse siya. Yun nga lang, ang laki ng volume ng ano. So nag-drop siya ng... Saglit. So katin natin yung up niya kanina. Halos 8% pala siya. Yun nga lang, binawian siya. And then, nang trap ulit si Now. So, dahil inverted doji and then medyo malakas yung volume. So, hindi tayo magtataka kung magre-retest ulit tayo sa 1.5 na psychological support natin na next. And then, baka magre-retest dito sa 1.4. Kasi medyo namatay din yung, ano eh, yung trend niya ulit. Ayan. So, ano ba yung mga stocks natin? Daming trap. So, kung medyo pumasok ka dyan kanina, nang trap ulit itong si Now natin. So, anyway, too early to say kung yan na ba yung pinaka-reversal. Kaya lang kasi nagbibase ako sa volume at saka dito sa itsura ng candle, baka meron tayo retest dito nga sa around 1.5 na level naman niya. Okay? So, tingnan natin yung kanyang price action. So, nag-up siya 1.27% minus 17 million net sell. So, nag-profit taking talaga. Unicap call ang buyer and then Unicap Rihina yung ating pinaka-main seller naman. Ayan. So after ng news na na-hype si Now, ngayon naman is pullback siya. Pero gain pa rin naman siya for the day. So kailan kasi, di ba? So tingnan natin kung tama yung ano natin. Nakapag may inverted doji at saka medyo malaki na volume is, ang kasunod niyan is red candle naman. So bukas natin malalaman kung ganyan nga yung kanyang pinaka- galawan. Ayan. So isa sa mga winners natin sa ngayon, binomba talaga sa ano, ang laki ng volume niya. Si ano, si SSI after niya, kahit na medyo mataas na siya last time, nag-up na siya ng 12%. So ngayon is nasa 24% na yung inakyat niya. So back to back yung breakout ng mga resistances natin sa kanya. Dito sa kabila, nag-breakout na rin siya sa 1.86. And then nandito tayo sa 2 pesos kasi maganda nga yung pinakita niya po na earnings. So ngayon, tingnan natin, pwede ba lagyan to ng ano, extended Fibonacci para makita natin. So yung next na resistance. So hindi na dito yung support, ha? Masyado malayo na yan. Fibonacci natin is dito sa 1.9 and then next natin is 2.1. So lagyan natin sa ano, fixed value para ano, ayaw niya. So masyado malayo pala yung fixed value. Lagay ko dito sa ano, malapit sa 0.786 Fibonacci. Meron ba tayong makita dito sa ano, bandang kaliwa? Parang wala, no? Okay, so tama yung ano, 2.1 na next na pinaka-resistance natin para dito kay SSI naman. Ayusin natin yung chart natin. Medyo nagulo na siya. Ayan. So tanggalin ko yan. And then yan yung nakita natin sa kanya. So possible naman na meron pa siya pero overbought na kasi, nasa 79 na. So antay na lang ako ng pullback na ito. Okay, congrats sa mga naka-bottom peak. So up to 24% na nga yung nakita natin na up move niya. So with regards sa trend channel, so medyo ano na to, parabolic na yung galaw. So hindi na pwede kasi medyo lumampas na siya dito sa area na to. So tignan na lang natin kung magre-retest siya dyan sa 1.9, 1.95. Or mauna niyang i-break muna itong 2.08 or 2.1 na pinaka-support level. So overbought na siya. Ayan. So watch out na lang kung papasok ka. Kasi mahilig mang-trap yung mga stocks natin as of this time naman. So wala tayong ibang catalyst kundi yung magandang earnings po nitong si SSI naman natin. Okay? So meron siyang gain na 11.11%. So laki niyan habang yung mga stocks natin pabagsak. Net foreign buying siya ng 7.8 million. FMS, video on buyer, and then call FMS yung ating pinaka main seller naman. Okay?
So next natin si FCG. So yun na ba yung bottom mo, FCG? Lalimpisin ng ano eh, ng ginalaw niya. So nag-worry pa tayo kahapon na baka meron pa siyang isang drop kasi nga yung momentum ng pagbagsak is dire-diretso. So anyway, nakahanap siya ng konting support dito sa 0.77. So actually bumagsak pa nga siya, di ba? So tingnan natin, halos dito, di ba? Yung naging reference niya to. So tingnan mo to yung wick ng candle na to. So pares siya dito. So yun yung ginamit na reference para sa kanyang bounce. Ngayon, tingnan natin kung babalik siya ulit dito sa bandang taas, too early to say, para sa isang, di ba kasi yung channel niya malaki. So nag-up siya, nauntog, drop, halos retest dito, nag-up siya ulit, may false breakout, and then nag-drop siya and then nag-bounce dito. So tingnan natin kung tama yung dinodrawing natin na malaking sideways channel or kung hindi, pag talagang ano, hindi pa rin yan yung bottom natin kasi pabagsak lahat ng ano eh, indicators niya, pwede nating tignan dito sa descending trend channel naman niya, which is dito siya nag-bounce. Baka ganyan yung itsura na gusto mong ipakita ni FCG habang wala pang momentum yung buong market natin. Pero eventually, tignan natin, hindi ko nakita yung kanyang earnings eh. Kung okay siya, so pwede mong i-comment dyan sa comment section para makita po ang mga kasama natin na traders. So nasa bear side pa rin naman kasi lahat ng indicators natin sa kanya, RSI is pababa, below 50, and then yung MACD is pababa din naman yung kanyang pinaka-main direction. Pero at least, very good yung nangyari sa kanya, nag-stop yung bleeding nitong si FCG natin. So nag-up siya ng 2.53%, 4 million net buy, Abacus Call ng buyer, and then specialist FMS yung ating pinaka-main seller naman. Okay? Next, si Converge. Ayan. So, pangatlo, di ba? Pangatlong candle niya. So, tingnan natin kung nag-iipon ng lakas si Converge kasi sa tinagal-tagal, since March 7, ngayon lang ulit siya nag-above ng MA9. So, good sign para sa mga ano, nag-bottom pick sa kanya kasi nag-bounce na siya dito sa support natin. So, saan ba to? Hindi niya nilalagay. 12.28 o 12.3 yung pinaka-support level natin sa kanya. So, tingin ko okay naman yung punda na itong si ano. Kaya lang, wala talaga momentum eh. Walang buyers kasi na, wala tayong makita na volume, di ba? So anyway, meron siyang kaunting sign ng recovery yung RSI kasi nagkaroon po ng breakout itong si, ano, si Converge. And then, yung MACD is nag-start na mag-reverse naman yung kanyang pinaka-main na direction. So hopefully yan na. Kasi last time, hindi siya maka-breakout dito. Di ba, nauntog yung MACD. Eto, nakalabas na siya. So tingin natin, malay mo, yun yung bottom ni ano ni Converge. Hindi pa natin mailagay resistance. Pwede dito, 13.8. Pero hindi pa kasi nagbe-breakout eh. Baka magkaroon na naman tayo ng false hope para dito kay Converge. So nag-up siya, babal lang naman. 1.28%, negative 2 million net sell. Call FMS ang buyer and then Regis FYAP yung ating pinaka-main na seller naman sa kanya. Okay, so ilagay na lang muna natin sa support yung kanyang pinaka-price. And then si APX natin, so after few days na mag-trending siya, pullback ulit. So malay mo, bumubuelo ulit siya, di ba? So tingnan natin for the coming few days, lagay muna natin resistance niya dito sa 2.76, so 2.7, di ba? Psychological support. Pero tingnan mo na lang for the coming few days, halimbawa meron siyang pullback, maganda abangan dito sa MA9 kung meron pa siyang next na bounce later on naman. Kasi medyo nautog siya, di ba? Pero tingnan natin kasi nag-stay naman siya above. So kung trend lang ng mga candles pag-usapan, meron pa rin naman momentum kahit papano si APX natin. With regards sa indicator, ayan, so medyo meron siyang broken trend, di ba? Pero yung MACD is very strong pa rin kasi yung blue masyadong malayo dito sa red line. So, i-notice mo na lang pag medyo nagka-curve pababa yung ating pinaka-MACD formation naman. Okay? So, yung ating loss sa kanya, negative 2.53%. Net foreign siya, 2.8 million buyer. Call Triton ang pinaka-main buyer and then FMS quality yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. MA9 yung pinaka-support po natin kay APX. And then si BSC, so hindi ko alam kung ba't siya pinag-usapan. Ang nakita ko lang sa isang comment is maganda daw yung earnings. So hindi ko tanda kung okay yung earnings. So pwede nyong i-double check. So hindi ko alam bakit nagtitrending, pero normally kasi pag meron nagtitrending na stocks, pinag-uusapan
yung ating stocks. Okay? So earnings yung nakita ko na ano, maganda yung comment para sa kanya. Pero hindi ko pa na-verify. So pwede mong i-double check din. Lalabas din naman yan. Parang wala akong nakita letter E kay ano eh. Tingnan natin kay investor natin. Si Pizza yung tinitignan ko. Tingnan natin si BSC kung meron na siyang earnings. Ayan, meron siya. Meron siyang, ayan, laki pala. 400% din yung earnings niya. So kaya pinag-usapan pala itong si BSC. Ayan. Tingnan natin, malay mo, gusto nilang i-push pabalik sa taas si BSC natin. And then, meron naman trend kahit pa paano yung RSI at saka MACD, yung volume na lang po. Wala kasi siya. Ayan. Medyo mahina o. Tingnan mo dito. Halos walang volume si ano si BSC naman natin. So, nag-up siya ng 1 point, yung nasa listahan ko is 1.92%. Call BPI and buyer and then call BDO yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So, yun lang muna yung ating review dito sa ating index. So, very uneventful. Medyo matamlay nga. Nakakatamlay yung galaw ng market natin. Kahit tayo na nagre-review, medyo matamlay sa market kasi nga hindi natin makita na gumalaw na maganda yung kanilang mga price action naman. So, malay mo, eh, okay lang kahit matamlay siya. Basta ito na yung pinaka-bottom ng indices po natin. Okay? So, tingnan natin after ng few more days na galawan naman. Ayan. So, yun lang muna yung ating review. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group natin kung gusto mong sumali. Yung ating crypto ko to, so meron tayong bagong Playtoring Games. Pwede mong i-visit yan. Yung crypto chipit natin, gagawa tayong mga articles yan. Tapos yung Facebook account, follow mo na lang, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and then Patreon. Para sa mga gusto ng guides sa PSE market o sumali sa trading community, pwede mo po siyang i-check. And then, kita po ulit tayo bukas.